at sa kalusugan at tanging sa kanila lamang makikisama habang kayong dalawa ay nabubuhay. At microphone pakibigay sa dalawa. Sige, sa katabi mo, pakilipat. At kayo naman, Princess at Jessica, tinatanggap nyo ba ang lalaking katabi ninyo upang maging asawa, mamumuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay yung iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Okay, kung ganon, dahil tinatanggap ninyo ang bawat isa sa inyo, magsiupo na kayo. At nais ko pong basahin ang Ephesians chapter 5, beginning verse 21 up to 33. Ano po ito? Kung meron po tayong tinatawag na center aisles, ang ginagawa po natin dyan, pinapalakad po muna natin yung bride, okay po? Habang nag-aantay po rito yung groom. Andyan po ba kayo? Okay po, kanina, nung pagpasok po ng dalawa, hindi ko po sila nakilala. Ang gaganda nila eh. Di po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya ang problema po ng mundo, sinasabi po ng mga dalagat binata, wala daw pong forever kasi binigo sila ng kanilang nililigawan. Pambihira naman. Pero pambihira si Ramuel. Okay po? At si Percival, mayroong forever. Tingnan mo nga yung forever. Tingnan mo. Yan, di ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Sa buhay po nila. Okay po? Hindi totoo mo lang forever kasi Hebrews chapter 13 verse 8. At sa Bible po, napakaraming salitang word na forever. Meron talaga. Doon pa lang sa Hebrews 13:8, sabi po doon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Palapakan natin dyan si Lord. Amen. Tingnan mo dito yung mga, yung tatay na kasama niya ngayon yung asawa niya. Tingnan mo yung forever mo. Eh, si tatay at saka si nanay. Oh, yan. Yan ang forever mo, di ba? Palapakan po natin ang Panginoon, mga mag-partner si Lord. Para tayo ngayong, seminar ng tinatawag po ng malapit ng Valentine's Day, di po ba? Kasi po, yung pagmamahal po, galing po yan sa Diyos. At ang author po ng pagmamahalan, ng salitang pagmamahal ay mula po sa Diyos, na mula po sa magpakailan-kailan pa man, mula po doon sa walang pinagmulan, walang pasimula at walang wakas, at ito po ay mula po sa Diyos. Kaya nga po, ang pagmamahalan po na magkasintahan, okay po, dapat ninyong tandaan kamay. Sa mga gabay, sa turo, sa lahat, salamat. Okay, pakibigay sa mga magulang. Edmond, masasabi ko lang, kung putihin mo lang lagi, lagi ka lang ang dadasal sa araw-araw tuwing papasok sa trabaho. Ganun. At maging more blessing yung mga araw na dadaan sa inyong buhay sa pagsasama ng inyong dalawa. Alam ko. Nak, pakamali niya asawa mo. Wala na siyang katulad. Para sa akin, napakabait niya malulang. Kaya, sana, hanggang sa uli kayo. Yun lang po. Maraming salamat. Wala ang pagkabata hanggang ngayon na kinasal na ako. Nandiyan pa rin kayo sa tabi ko. Walang sawang sumusuporta. Nag-aalaga. Minamahal kami, pati mga apo nyo. Kaya maraming salamat sa pagkakataon na to. Mahal na mahal ko kayo. Sa akin, maraming salamat, anak ko, Jessica,
anak ko na rin si Edmond magmula ngayon. Ang masasabi ko lang bilang magulang nyo, ibinigay kayo siya rin ng Diyos, pinagtagpo kayo. Ito ang araw na pinakihintay nyo, na pinakamagandang nangyari sa buhay ninyo. Tandaan nyo, buong puso kong ginagawin sa inyo ang paspas ko, kahit na nauna ang pagsasama ninyo bilang mag-TV. Ngayon, masasabi kong tunay na magkasama na kayo sapagkat kayo'y kinakasal. Maraming maraming salamat po sa muna po sa Panginoon na nagbigay sa atin ang lahat ng kabutihan sa araw na ito, sa ating lahat, awang biyaya at pagpapala. Maraming salamat na sa ay patnubaya ngayon ng Diyos. Yun lang po. Maraming salamat. Pagsasama ninyo dalawa, mahal na mahal po kayo. Nakaupo lang po. Pwede po ba palakpakan po natin mga para sa dalawa ko pong, sa magulang ko pong, na wala po sila eh. Salamat po sa lahat niya. Pa, maraming salamat po sa lahat sa pagtanggap. Kahit alam ko nga na, mabigat sa loob mo. Pero salamat po sa lahat. You know. Pa, maraming salamat na. Kahit alam ko masama yung loob mo na. Hindi mo tanggap na magpapakasal na kami. Salamat kasi pumunta ka dito. Sana tanggapin mo si Ramlam na buong puso mo. Tanggapin mo po na ngayon na kami dalawa po yung para sa isa't isa. At salamat po kasi kahit nag-asawa na ako lahat-lahat. Nasa pwede mo pa rin ako. Ay nasa, nandiyan pa rin po ako sa bahay mo. Na kahit alam ko kung ayaw na kami makasama sa bahay. Natanggap po pa rin kami. Kasi wala naman kami ibang pupunta. Salamat sa lahat-lahat. Mahal na mahal kita pa at putang kang buhay sa sa'yo. Pwede po ba pakiyakap niyo yung mga buhay? At si tatay magsasalita rin. Kaya sa'yo. Kaya. Tayo. Sige, tatay. Para sa kanya. Magandang hapon sa inyo lahat. Ano kasi, pastor biglaan eh. Bakit naraman ka na yung mga gala. Ang masabi ko lang na kayo ay nagpasal na sa mata ng tao at Diyos. Pagsikapan lang yun na manatiling buo ang inyong pamilya. Mahalin ko isa't isa, mga apo ko, mga anak ninyo, na huwag niyong pababayaan. Kahit sila pala ituro niyo ang paggalang sa mga magulang at may takot sa Diyos. Pagsikapan niyo na kayo magpangkasundo sa lahat ng oras, magmamahalan na para sa sarili, ingatan ang isa't isa, huwag sapat ang puso, laging manalangin sa Diyos, oras-oras, bago umalis, bago magtulog, huwag din yung pabayin yung sarili, kahit anong oras, andito lang ako para sa inyo. Na-proud din ako sa inyo dahil hindi din niya ako tinamayaan. At bilang pamungo princess, dahil ikaw aking, kumbaga si Pastor Monica Iha, yung nag-girl sa walo sila. Kaya, nasa tamang edad ka na, at pag-iisip, at akin rin kinagagalak na lang ka dito sa church, every Sunday, hindi ka nagpapalya. Alam kong dami ka natutuhan, at nakita din kita na laging nagbabasa ng Bible mo. Sana lahat ng andoon sa mga salang Diyos ay
isang puso mo at sa isip mo at apply mo sa pamilya mo at sa mga kaibigan mo. Andito lang ako lang ng oras, kaya hindi rin kita po kayo pababayaan lang ng mga anak ko. Yun lang po at magandang hapon sa inyo. Yung pagsasama. Kasi ang Bible, ang Biblia ay ilaw, gabay ng inyong kalakasan at bukal ng kalakasan. At diyan ang tagumpay ng inyong pumuhay. Sinabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, so that you may apply it into your life, so that your life may have good and successful and prosperity." Diyan makukuha ang lahat ng mga pagpapala na nanaisin ninyo araw-araw. Kami, ugali po namin na pagkagising po ng umaga, pagkagising at pagkagising, Bible po kaagad ang hawak-hawak at binabasa, nagme-meditate. Bago matulog, Bible pa rin po. Importante po yan. Magamat may cellphone na po ngayon, okay po, sa cellphone, meron pong Bible. Bago ka mag-FB, Bible muna. Tanggapin ninyo ang salita po ng Diyos na yan. Inuuna po natin kasi ang Diyos, kasi sinabi po ng Acts chapter 1 verse 8, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." At napakaganda ng pangako ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope in the future." Kaya po ang Biblia ay napakahalaga. So, buong puso ninyo, okay, tanggapin ninyo ang kaloob na ito bilang matibay at matatag na pundasyon ng inyong pagsasama. Nawa ito ay maging ilaw ng inyong tahanan. Hawakan ninyo pareho. Okay po, bukal ang kalakasan at gabay sa buhay at sandigan ng inyong pagmamahalan. Pwede bang pakibigyan ng parehong microphone yung dalawa? Sabay kayo. Repeat after me. Sabay kayo. Sige po. Buong puso po namin tinatanggap. Ang salita ng Diyos upang aming maging gabay, ilaw, bukal ng kalakasan at pag-asa at matibay na sandigan ng aming pagsasama. Pagsisikapan namin na ito ay maipabuhay at maituro sa aming magiging mga anak. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Amen. Paglapag na ang aras. Ang aras ay sa harap kayo sa isa. Tanggapin ninyo sa ilalim ang mabasa. Tanggapin ninyo ang salita ng Diyos na ang simbolo ng mga salapin yan ay pagpapala ng ating Panginoon na nagmumula sa Kanya, dahil ang lalaki po ang naghahanap buhay, lahat ng Kanyang kinikita ay ibibigay niya sa Kanyang asawang babae. Sige po, pakibigay. Okay, yan. Hawakan niyo pareho. Sige po. Maraming salamat. Sige, sabay kayo. Repeat after me. Maraming pong salamat. O Diyos, sa mga salapin ito. Na simula ngayon, ito ay iingatan namin. At ibibigay po namin at ibabalik namin sa Diyos ang mga ikasampung bahagi at kaloob upang maproteksyonan ang aming kabuhayan. At ito ay gagamitin namin sa pagpapalago ng aming pamilya, sa negosyo, upang ang pagpapala mo ay sumagana sa aming buhay. Sa makapangyarihang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Sige po, pakilagay ng babae. Dahil ang babae po ay treasurer. Ang tawag ko po dyan ay ATM, Automatic Services. Okay, pakihawakan. Sandali, pakihawakan. Ngayon ganito, simbolo yan
na ang lalaki ang tatangkilikin nila walang iba kundi yung kanilang asawang babae. Simbolo yan na simula ngayon, ang pangako ng lalaki ay bubuhayin niya yung kanyang asawang babae at ang kanyang mga anak. Okay? At sa panahon na tamarin, si Edmond na magtrabaho at si Ramuel na magtrabaho, kunin mo yan sa aparador mo at ipakita mo sa kanya. Nanako ka noong August 26, 2023, natatandaan ko, si Bishop Knapp ang nagkasal sa atin. Nagbubuhayin mo ako. Alam mo, sisipagin ko niya. Okay? Okay. Gamitin po natin yan para sa pagpapala niyo. Okay? Pakitingin niya ng kamay mo, Eddie. Ikaw, Ramon. Yan. Kadalasan ng mga lalaki, mangungupit. Okay? Hindi lahat ibibigay. Alam mo, may kinasal po ako. Talagang nangungupit siya. Tinabi niya talaga. Dahil sa tagal ko nang nagkakasal. Ganun po kasi mga lalaki, ang ginagawa po nila, itatabi po nila para po sa kanilang tropa at barkada, which is dapat ang unahin natin, ang asawa natin, at ang pamilya natin. Kaya kayo nagpapakahirap para sa inyong magiging mga anak. Yan na po, maraming salamat. Okay, ang sing-sing. Okay, yan na, sing-sing. Ang sing-sing, napakahalaga po nito. Ang sing-sing po, ay simbolo po ng panlabas at pisikal na simbolo po ng isang espiritual at panloob ng pagbubuklon ng dalawang pusong nangangakong tapat na magmamahalan sa isa't isa. Ito po ay gawa po sa ginto na sumisimbolo ng kadalisayan ng inyong pagmamahalan sa isa't isa at ito po ay bilog na nangangahulugan na dapat ang inyong pong pagmamahalan. Okay, bilog. Walang dugtungan, dapat ang pagmamahalan po ninyo ay magpakailan kailanpaman. Meron pong space sa loob, dapat yan hindi para sa third party. Ang space na yan dapat ay si Kristo na maging sentro ng inyong pagmamahalan sa isa't isa. Tanggapin ninyo ang mga sinsin na ito, alam-alam kay Kristo at para sa inyo. Sige. Babae muna. Isusuot ng lalaki ang kanyang sinsin para sa kanyang asawang babae. Okay, huwag muna isuot. Okay, tutok muna. Huwag muna isuot, tutok lang muna. Okay? Repeat up after me. Okay po. Ano ang pinakasweet na tawag mo kay Jessica? At ikaw naman, ano ang pinakasweet na tawag mo kay Jesus? Pinakasweet? Oh, mami. Narinig niyo? Ikaw. Mami rin. Parang grabe itong mga to. Pare-pareho. Ano kaya? Nag-usap-usap kaya itong dalawa na to. Okay po. Pakitawag ulit, pakibanggit ulit, Mami. Okay? Ibinibigay ko sa iyo ang sing-sing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng Ama. Sa makapangyarihang pangalan ng Ama. At ng Anak. At ng Espiritu Santo. Amen. Okay, pakisuot. Okay, ang babae naman na magsusuot sa kanyang asawang lalaki. Okay, tutok lang muna. Okay. Ano ang pinakasweet na tawag nyo sa inyong asawang lalaki? Daddy po. Daddy, mami, daddy. Yayamanin. Okay po, pakibanggit ulit, daddy. Okay. Ibinibigay ko sa iyo. Ang sing-sing na ito. Bilang tanda. Ng aking dalisay. Na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ng Ama. At ng Anak. At ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Awa kamay kayo. Harap kayo sa isa't isa. Okay? Ay to ay ulit. Okay po. Lalaki po muna. Okay po. Lalaki muna magsasalita. Sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Tinatanggap kita. Okay? Anong pangalan ng asawa mo? Yeah. Upang maging aking asawa. Upang makasama. At mahawakan ka.
mula sa araw na ito at magpakailanman sa hirap at sa ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at sa kalusugan, upang mahalin at ingatan ka hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan. At kamatayan lamang ang pwedeng maghiwalay sa atin alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Ito ang taus-pusong pangako ko sa iyo. Okay. At ang uunahin po muna natin ay si Ramel muna. Kapit po muna kayo. Ay, si Ramel. Ito muna pala si Edmond. Po muna kayo. Kapit Edmond, ano ang matamis na pangako mo para kay Jessica? Kung asahan ito, ibibigay ko sa iyo. Hindi ako kupit, bigyan mo na lang ako. Ang pangako mo, hindi ko kayo mababayaan ng mga anak natin. Yung binuo natin pamilya, sa una masaya hanggang sa dulo. Yun lang. Salamat kasi nandiyan ka sa panahon na malungkot ako, pinapangako ko na hindi man palaging masaya, pero palagi pa rin kita pipiliin araw-araw. Mahal na mahal kita. Palagi kong ipapangako na aalagaan ko kayo ng mga anak natin at mamahalin. Araw-araw. Pangako sa'yo, ikaw lang ang gamalay. Tsaka may pangarap ko. May pangarap akong pastor. Makasakay ko siya sa gym. Magbabayad kami. Ang pareha sinyo. Yan lang po. Maraming salamat sa lahat. Ayan, bago akong mangako sa'yo, gusto ko sana na simula ngayon, magsikap tayong pareho sa trabaho, sa gawaing bahay, na magtulungan tayo. At ang pinapangako ko naman, mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. At pinatawagan po ang magkakabit po ng belo sa kanila. Sige po. Kapit nga po yung belo. Sige po. Babae. Babae na lang. Sino po kayo nakakabit? Belo. Ito may belo rin. Hindi po, pakipin sa balika. Sa lalaki po, sa balika. At sa babae naman po, sa ulo po. Yan. Sige po, higyan mo pa. Papunta sa harapan. Yan. Hindi, sa balika. Huwag sa ulo. Sa babae lang. Yan. Sige pa. Yan. Sige pa. Okay. Sa mukha. Yan. Para hindi walang lang. So, ang simbolo po niyan, okay, ang simbolo po niyan, walang iba kundi yung pinatawag po na kaya po sa ulo ng babae, tanda ng pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki. At sa balikat naman, nangangahulugan na ang command responsibility, ang malaking pananagutan sa pamilya, walang iba kundi ang lalaki. Pagka may masamang nangyari sa pamilya ninyo, ibig sabihin, lalaki po ang mananagot. Dapat ang lalaki ang protector, ang provider, at security ng kanyang pamilya. At ang kaluwalhatian ng lalaki ay ang kagandahan ng kanyang asawang babae. Kaya mga lalaki, alagaan ninyo ang kagandahan ng asawang babae. Okay, maraming salamat. At pakikabit naman po yung cordon. Ang cordon po ay sagisag po ng isang relasyong walang patid.
Tulad po ng isang matibay na kordon na hindi po mapapatid, yan, talagay po sa ulo. Yan. Ang tawag nila dyan ay talaga namang yung iba po, hindi kasal, sakal. Kasi, ba't may tali? Ano ba to? Sasakalin ba kami? Yan. Kung titingnan po natin, iyan po ay letter 8, no? Ang tawag po natin dyan ay infinity. Ibig sabihin, simbolo po yan na dapat ang inyong pagmamahalan ay magpakailan, kailanpaman. Kasi tibay po ng tatlong person na, ng Diyos na nagkakaisa, may unity sa isa't isa, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ang sasama sa inyo magpakailan, kailanpaman. Marami pong salamat sa mga instant na abay. At sa oras po na ito, okay po, inihiling ko po ang mga magulang na magsitayo. Mga magulang, tayo po tayo. Yan. Sinanay, usok nyo lang po yung upuan mo ninyo, hawakan nyo po sa kanyang balikat. Ipag-pray po natin ang inyong mga anak. Sige po, as much as possible po, mga, pati mga ninong. Sige, Mare, tayo po. Mga ninong, nina, sige po. Punta po tayo dito sa harapan. Pag-pray po natin sila. Kung maaari po, mahawakan po natin sila sa kanila pong balikan, sa kanila pong ulo. Sige po. Pagpe-pray po natin sila. Yan. Yan. Sige po. At ang mga bisita naman po, inihiling ko po yung mga nakaupo na dyan, tumayo. Itukon po natin ang ating pong kanang kamay sa kanila. Sige po. Tayo pong lahat ay magsiyukod. Ipigit po natin ang ating pong mga mata. Tayo po. Ngayon, harap kayo sa kanila. At pakibaba mo muna ang inyong bukil. Yan. Harap kayo sa isa't isa. Yan. Ako po hindi na aalis dito dahil photobomber talaga ako. Okay? Ito na po yung pagkakataon ni Edmond na igawad ang kanyang pinakamatamis na halik kay Jessica at si Ramuel naman para po kay Princess. Patunayan ninyo sa buong mundo na mahal ninyo ang isa't isa. Kayo ba'y nag-toothbrush? Yung panahon ko ng COVID, sinasabi ko ganito, COVID ngayon, gusto nyo magpakasal, sige, bahala kayong magkanda hawa-hawa sa isa't isa. Pero ngayon, okay po, dahil mahal na mahal nyo ang isa't isa, dahil alam ko naman na nag-toothbrush kayo kanina pa, okay po, pero alam po po na kayo ay nakabuo na ng mga anak, alam namin na kaya nyo po ang 5 minutes o 15 minutes, kaya nagre-request po kami ng 10 minutes, pwede po ba yun? Ang hala na, 10 seconds na lang. Pag naglapat ang inyong mga labi, okay po, sabihin po natin, okay, bilang po tayo ng 10 pababa. Pwede po ba yun? Lahat ng audience, bilang po tayo. Okay po. Okay po. You may kiss the bride. Ready na po ba kayo? Okay, Ramuel at saka Edmond, you may kiss the bride. 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.